Hey Shippers, ang podcast nito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the hosts and guests are their own. Statements may be subjective, kaya have an open mind and heart sa pananood at sa pakikinig and in life. O diba kamisado ko, anything shared within the episode are limited to information acquired at the time of recording at maaari itong magbago by the time of listening. People change, okay? We learn. Charot. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na. And let's sail together in the open seas. Bilis? Oo nga. Siyempre. For more airtime, charot. Oo. Hello mga ka-shippers. Ako ang inyong shipper na naniniwala na basta ka baklaan, the sky's the langit. Ako si Shipper Ray. Ako naman si Shipper Kevin na naniniwala na 'cause there's a blue sky waiting tomorrow, shining and shimmering. A blue sky waiting tomorrow, maybe it's all we need dahil maulan these past few days. Sino ka ba? By hail! So sino ka muna? Sino ka ba? Sinabi ko na! Ako si Shipper Kevin na naniniwala. Okay. At ako si Shipper VP. Yun lamang. And welcome to the Shippers! The Shippers! Inabutan na kasi ng ano. Inabutan na ng peak. Ng music. Oo. Ang haba kasi nung ano, tula nung Shipper Kevin. Oo nga. Diba? Spoken word yan. Oo. Spoken yarn. Si ano ka ba? Charot. Anyway, welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves on the BLCs. And let's get shipping with an unloading episode kasi ano to? It's been a long time. It's been a long time coming. But we're here now. And it's about damn time. Kailangan namin pag-usapan to. Welcome to an unloading episode of Our Skyy 2. Kaya yan, makikita nyo sa mga... Our Skyy 2 ba to? Oh, sorry, bye-bye. One. Wala akong masasabi pa din. Sabi nga ng nanay ko, if you have nothing good to say, don't say anything at all. And I say goodbye. Charis. Exit. So may exit. Kaya, alis na tayo. So that, anyway, ayan. So, itong episode na to, hindi na natin i-breakdown bawat episode, no? Kasi Our Skyy naman siya. Medyo ginawa oo, na natin. Oo, kasi kinabukas na tayo aabot. Oo. Oh. Isa-isa pa natin ito. Isa-isa natin. Diba? Pero nagawa na natin yan actually, di ba? Na isa-isa na natin siya sa mga huli nating mga nakaraang wave weekly. Oo. Kaya yun. Kaya tigil-tigilan nyo na ha. Makinig na lang ko yun. Nagalit. Balikan nyo na lang yun. Oo, naka-timestamp naman siya. E binigay na namin ha. Kaya ando na yun. So, ito, ang ginawa ni Shipper Rai ay gumawa siya ng 10 different categories para i-rank na lang natin yung mga Our Skyy episodes. Girl, it's based awards on these categories. Sige. Pero may mga arts kayo na mga hindi sila napanood ha, bilang di ko naman sila kilala. So, isa. Ako kilala ko sila pero hindi ko sila pinanood precisely because. Okay. Ah, yung Earth Mix. Ay, pinanood niya yun. Nating lahat yun. Ito naman. Diba? So, ayan. Gumawa tayo ng mahiwagang ano, ayan, mahiwagang ranking system. Taray. Oh, ranking. Taray, may mahiwagang ganyan ranking system. Pero guys, manual po ang tali. Manual po. So, mukha lang po yung ano, kaya ko may pencil, mukha lang po yung Cameroot na very technological chat GPT is shaking. Pero mga te, i-scoring pa rin namin yan ng isa-isa. Isa-isa. Oo. Meron po tayong representative from SGV para i-account ang mga votes. So ayan, so, kung nakikinig kayo sa Spotify, on nyo yung video para ano, mahita nyo yung ranking system kinesa. O oh, diba? Ang dami na namin utos, wala pa kami 10 minutes. Ganun talaga. Sinabi namin, pakinggan nyo na lang yung ibang down, ano, mga ibang weekly, tsaka on nyo na yung video. Yung video, diba?
Masasaya na, ang saya kaya nitong gagawin natin kasi since na nabigyan na natin lahat ng pwede natin ibigay sa mga shows na to, ating panahon at ating mga opinion, o diba, i-rank na lang natin sila for more fun. Correct. Diba? So, ayan, simulan na natin ang pagra-rank. So, ang unang category ay ang best continuation ng story. So, meron ba? May best continuation. Best continuation as in, ano ah, from how the show ended. How the series ended. Tapos kung paano siya tinuloy. Parang how clear the characteristics are still, diba? Kung paano siya nakakabit sa ano, no? Kabit sa story talaga. Kung maayos yung kabit. Oo. Number two! Featuring Kyla. Cherida! Oo. So, diba? Sige. Ang hirap i-rank nito. Wait. Sige. A game na ba? Ay, game na pala. Okay, lights, camera, action. Bago natin i-share sa video kung ano yung rankings natin. Sige, so isa-isahin natin. Never Let Me Go. Sino nga ba yun? Pag-uwin. Okay. Parang, so wait, pakita mo muna yung mga category, te. Para na, category. Pakita mo muna yung leveling. Like, may sige. Best, may medyo best. So, and sucks lang. Yung mga tipong carry, ano naman, forgivable. Yung carry boom fight, sige, yun yon. Ganun lang. Dapat pala yung nilagay natin. Sige. Sige. Saka yung shonget, which is... Shonget talaga. Na hindi, diba? You know, hindi siya nag-fit sa category. True. Sige. Ayan, sige. So, yan lang ha. So, ibig sabihin, yung mga wala doon sa nilagay namin, neutral. Or lahat sa shonget, ganun. Pwede naman dalawa yung mapunta sa best, medyo best, ganun. Teka lang. Oo. So sige, game, best continuation ng story. Ano nga bing kwento ng Never Let Me Go? Parang carry lang siya. Asan yung bad body mo, madam? Ano sila, di ba? Nag back in time sila. Meron dyan kulay pula, bad body. True. Yun. Ah, saan nila ba ito? Alam, hindi. Hirap na hirap yung shipper, ay. Ako din naman, dahil wala ako sa level. Eh dahil ang labo ng panangin. Alam mo, sorry, magsasalamin ako. Mag-glare siya kasi. Go lang. Ano kasunod ng ano? Never Let Me Go. Never Let Me Go. Yung Star in My Mind. Carry lang. After nun, the alam eclipse. Mo. Ay, may eclipse nga pala. Meron, mami. Sorry, sobrang bias ko. Best continuation ng story. Oh my God. But ayaw niyo, ayun, ayaw umakyat sa'yo. I'll hate myself kapag parehas tayo ng best. Parang, oh my God, feeling ko parehas tayo ng mga best. Is it though? Charot. Labo ng mga mata. Tanga, inaalabo. Okay. Wait. Okay, ako tapos na ako. Tapos na ako sa current rankings. Hindi ko talaga napanood kasi yung isa, so hindi ko siya ilalagay. Hindi mo isa, oh, wag mo na ilagay. Okay, game. Okay, game. So, una mag-share si Shipper Rai. Okay. Shipper Rai, explain. Ay! Oh my literal God, na ito ba? Kasi continuation ng story, literally, continuation. Okay. Para siyang episode 13, kung totoo sa'yo. Kasi parang right after talaga nung ano. So parang, kumbaga sa continuation, Boss in the Babe talaga yung best for you. Wala kang i-explain. Yan na yun. Oo. Ano lang naman to, yung continuation lang naman to, hindi naman siya yung content eh. Pero kung paano lang siya magka-connect sa ano series na nagtapos siya. Yes, depend. O yun. Kaya ang medyo best ko naman is yung vice versa. Aba, thank kasi, you ha. Continuation eh. Kasi naman kahit na feel mong ano siya, 5 years into the relationship sila, na dama mo yung pag-mature. Mm-hmm. Diba? Nang, ano yan? But may confetti. Sobrang saya ko may ano, may confetti. Okay. Next yung sucks lang yung 1,000 stars. As a joke. Anyway, tas next. Next, actually, hindi ko lang kung ba't nilagay ko dyan.
Kasi narating paano yung chemistry nila eh. Kahit well, na parang flashback siya from the ending. Pero parang meron siyang jump off point naman na wala doon sa main series. So parang piece of the puzzle siya na, ay puke. Parang piece of the puzzle siya na pwede mo lang i-ano, ipasak sa ano sa main story. Sige. Kasi pinaka-shonget, forgivable. Uy, pwede mo i-rank pa yung dalawa ha. Pwede ka dumoble sa isang ranking. Oh, pwede ka man dumoble. Like ako, sige. Ako na yung next. Para malaman ni ano, kung yan na yung K-Shipper, hindi ko ilalagay dyan yung ano, hindi ko nilagay yung My School President kasi hindi naman talaga siya continuation kasi nga alternate ano siya. But still. Kasi the characterization to me, kaya siya best, the characterization of both, My School President yan, diba? Sobrang liit, hindi ko makita. My School President yan, diba? So to me, the characterization is sobrang dikit. No, nabaliktad pa sila. So, ang ganda. Kaya to me, continuation wise, I mean the another kasi naman natin sinasabi na another episode eh, 'di ba? It's more of the continuation of as a whole. So, to me, si My School President 'yon, medyo best agree ako sa iyo, Rai, sa ano, sa vice versa. Tama, 'di ba? Vice versa 'yan, 'di ba? Admittedly, it is an additional, technically, para talaga siyang additional to the current series. And stand si alone, lang, diba? Yun pa. Oo. Si Sax lang, kasi nga, it didn't, si Boss and the Babe, it didn't fall off far from the tree. Plant. Bobo, it didn't fall off the branch. I mean, too far. So, dikit. So, Kerry, diba? Sax lang. Si Kerry Bumpait, ito kasi si, kaya nilagay ko si ano dito, si Bad Buddy. Parang to me, it can be another ano, it can be another series, 'di ba? Parang pwedeng another series siya. Pwedeng actually si Together, pwede mong diyan ilagay. Yung ganun, 'di ba? Pwedeng ganyan yung storyline niya. Si ano, si no to, si Thousand Stars. Sige, ibigay mo, nasa bundok pa rin sila kaya kaya bumpait. Ang shonget talaga for me is Agree then sa Eclipse. Saka dito sa Never Let Me Go. Dahil hindi ko na matandaan na nangyari sa Never Yan yung naging fantaserye. Oo, naging fantaserye siya. O kaya nga, so shonget talaga kasi nga hindi naman talaga siya. Hindi naman siya yung kwento. Hindi siya yung kwento. Tama. Exactly. So, yan yung aking ranking. Oo nga. Yes. Agree naman ako with most. Yeah, yung sa akin, diba? So, ako, Boss and the Babe din, saka vice versa. Well, bias ako sa vice versa. Hi, bias. Continuation ng story. So come on. Bias. Like, so good. Tapos yung Boss and the Babe nga, it kind of felt like episode talaga siya. Or like, additional episode siya. Hindi na siya masyadong lumayo. So, in terms of continuing lang, edi, literal. Oo. Kinontinue niya lang talaga. My School President din, medyo best naman sa akin. Kasi, di ba, kahit na hindi siya like direct continuation ng story, nabigay pa rin niya as in continuation siya ng franchise at this point. Parang gano'n. Mm-hmm. Eclipse, sakto lang. Sige. Post-relation. Talaga? I'm judging yung taas. Tapos, yun nga, 1,000 Stars din, saka Bad Buddy. Parang it could have been anything. Or dahil siguro yung medyo napilitan yung crossover kineso nga for me. Right. Medyo piliche. Diba? Tapos yung Star in My Mind, carry lang. Parang okay, sige. Dalawang oras sila naglandian doon. Pero continuation siya. So, my sige. God, ranking higher than your ano, Never Let Me Go. Right? Kasi naman, mommy, talagang yun, it did not make sense at all. Totoo. Diba? Parang, my God, I literally just forgot about it. Ang arte, I literally just forgot about it. Oh, wait, right? So, paano na? Anong manual tally na gagawin? Yung top 3 points. For Shipper Rai, 3 points ang A Boss and A Babe. Ay, may ganon! O, 3, 2, 1, tapos 0, 0 na yung the rest. Pero sino nga nagtatali? Si Kevin. Siya yung mangyayari. So, okay. Wait. Oh my God.
So, ano yon yung boss and the babe? Three points po para sa boss and the babe. Okay. 2 points po para sa vice versa. Okay. And 1 point tapos, for... 1 point po para sa ano, 1,000 stars. Tapos para kay Shipper Kevin. Stars, 1 point. Okay, go. Sa akin. 3 points ang MSP. 3 points MSP. Okay. 2 points ang vice versa. Okay, 2 points. Wow, nang mumuro. Oh, diba? 1 point ang a boss and a babe. Ay, oh, work. Alam, si ko, ano, magiging top ang ano, vice versa. Vice versa. Tsara. 3 points diba? Ang vice versa sa boss and a babe. 3 points ang, oo nga. Oo, vice versa sa boss and a babe. Okay, tapos? 2 points sa my school president. Okay. 1 point sa the eclipse. So, mamaya na ba natin irarank? Mamaya na natin irarank talaga, no? Kapag, oo, yung top 3. Surprise. So, isa-surprise ko na lang kayo on the, ano. Sige. On the... Sige. Okay, next. Okay. Next category okay. Natin naman, best standalone episode. Paano judging nito, Shipper Rai? Ikaw mag, ano? Kabalik talaga ng continuity na parang kahit na ano kahit Pano, edi yung panalo do never let me go. Syempre dapat yung medyo kagandahan watchable, pa rin. Watchable pa rin. Oo, yung parang oo, yung ito yung sige kahit hindi mo napanood yung series. Kahit hindi mo napanood yung series on its own mapapanood mo siya and it's all right okay. Yes. Yes. Never let me go. Ibang-ibang series na yun eh. Gago. Sige. Okay. Sige. Wait, I'm still ranking. Actually, no. Tama yun. Shit, di pwede yung ano. Hindi pwede yung. Paano ko i-delete? Bababa mo lang. Drag mo uli. Ah, okay. Mm-mm. Okay. Sige. Actually, pwede mo na i-drag sige. From there. Ah, shit. Sobrang hindi. Okay. Alam mo, tama. Stand alone. Sige. Na po. Ang hirap nito, ha? Shipper Rai, ha? Nakakaloka ka. Ang hirap nga nung stand alone. Hindi ko pwede ilagay. Hindi ko pwede ilagay yung mga... Sige. Okay na ako. So, Shipper Rai, ikaw yung ulat una. Okay. Reveal natin yan. Ayan. Ito nga, kasi in terms of standalone, kasi nga, parang opposite nga nung continuation. At yung ano kasi, yung sa my school president, like, wala siyang tinahing... after the events of pero tahing-tahi siya sa series but on its own sobrang love ko kasi yung comedy niya feel ko mag-work pa rin like yung mga jokes and yung mga pakilig kahit na ano agree kahit na on its own siya tapos oh, 3 points mo na yan Shipper ano sino si my school president 3 points oo medyo best Fico din magandang ano stand alone din na ano na parang short story itong ano sa vice versa kasi sobrang so detached true. Niya dun sa concept na lumipat sila ng ibang ano lumipat sila ng ibang universe ganyan di nila alam yung ano yung nangyayari tas ngayon totally different story na sobrang nakakilig pa rin for me. Sucks lang kasi literally ibang storya siya. Actually, could have been anything. Could have been anything. Oo. Tapos ito namang nasa Keribong fight ko, crossover it would rely heavily on the ano. Correct. On the context of the series. Of the 2 series kaya dyan siya. Yung Shonget. Ayun. Okay. Sige. Medyo showmate sila stand alone lalo na yun sa boss and a babe kasi as a stand alone okay. Hindi iba naman interpretation to no sa actually may parallel for me talaga man. Yung eclipse at saka yung ano a boss and a babe ay hindi mas parallel pala yung eclipse ay yung boss and a babe saka boss yung and a babe. Never let me go kasi role reversal ang theme oo anyway okay. Kayo naman naskoran mo na to Shipper Kevin
Oo, tapos one. Na. Tatlo lang naman, diba? Thank you. Sana i-scroll up mo. Wala siyang pakidon sa iba. Okay. Eto, tatlo lang nilagay ko dito. Best, tsaka medyo best yung dalawa. Dahil technically, they can stand on its own, on their own. Para pwede silang series na lang talaga nila. So, pero, feel ko na pwede talagang story. Kasi ang bumuo talaga ng story ay si Bad Buddy. So, that's why it's a 3 Bad Buddy. 3 sige. Points sa akin. To be fair, mo muna. Nag-gets ko. To be fair, parang nag-gets ko. Pero explain tapos, mo. But do I agree? Charot. Tapos si, ano, si Thousand Stars, 2 points. Medyo best. Kasi nga, technically, pwede mo siya ihiwalay as ano, as a whole na parang okay, kita mo naman na teacher siya, kita mo naman na ano siya, na ranger siya. And then they did whatever or parang meron sila ano, meron silang relationship. Pangatlo, si Never Let Me Go dahil totoo it can stand on its own pero pangit siya, pero bibigyan ko siya ng 1 point for it. Pangit talaga siya. Adi, itaas mo siya doon sa sucks. Pero hindi siya sucks lang for me. Pangit talaga siya. O di wala siyang point. Meron pa din kasi siya okay, lang, sinang tatlo lang nilagay ko. So ibig sabihin worse pa yung iba, gano'n. So yung iba, kasi parang hindi talaga sila, hindi mo makaka, hindi mo sila, kailangan may kabit sila eh. Like for example, si Bossy na babe, sobrang dikit niya kasi talaga. Diba? And hindi siya makastand on its own. Si my school president, kung hindi mo alam na school president siya noon at hindi mo alam na band leader siya noon, hindi mo magigets. Diba? Okay, gets. Kaya parang... Gets naman. Parang you can't give it to them. Si vice versa din, kung hindi mo kilala ano yung pinagdaanan nila from the original series, hindi mo magigets bakit ganun yung sitwasyon nila now. Diba? Tsaka sino yung bata? Yung bigla ko, may bata dito? Saan galing to? Gets ko naman sa nga diba? So parang hindi mo magigets yun. So kaya nilagay ko sila dyan tatlo kasi sila yung parang carry na humiwalay. Okay. Sige. Ako, nagigets ko yung kay Shipper Kevin pero parang nirate ko siya in terms of watchability without context. Yung tipong pag pinapanood ko sa friend ko tapos di niya napanood yung series, magigets niya yung 2 episodes na yun. So, sa akin yung My School President, feeling ko naman, even minus the context, magigets pa rin niya. You Never Let Me Go din, kasi nga parang dahil sobrang detached niya sa series, parang pag pinanood niya yon, okay lang, gets. May enough context siya na magigets mong role reversal. Pero, alam mo yun, hindi kailangan panoorin mo yung buong series para mag-gets siya. Ganun din sa vice versa. Lumalabas talaga yung bias ng VP. Nakakaloka ano from the point system. Oo. Luto. Grabe yung luto. Pero kasi, for me, feeling ko yung 1,000 stars saka yung Bad Buddy, for you to get also yung weight ng crossover, parang kailangan na panood mo sila both. And parang I'm putting it up on a higher pedestal na mas lalo mo kasi nga, pinasend nila as crossover. Yun. Tapos yung The Eclipse, parang, mami, wala akong magigets sa show. Like, hindi mo magigets kung bakit siya nag-film referencing, tapos kung bakit ganun yung stand nila on relationships. Parang it's such a deep conversation na kailangan mo nang maintindihan yung characters before you get through. Ganun din si Boss and a Babe, kasi parang sobrang dugtong siya. Diba? Tapos yung Star in My Mind, talagang papanoorin mo lang yung Our Skyy nila kung pinanood mo yung series. Kasi mami, dalawa mo. Naman. Kung pinanood ko yung series, hindi ko pinanood yung Our Skyy because I know better. Charot. Yeah. you're gonna waste 2 hours of your life. Charot. Ano yung Shipper Rice? Sorry, may hindi ata ako nalagay. Pakibalik yan. Okay. Never Let Me Go ka. KVP to. Grabe. Sa'yo yan. Sa'yo yan, te. Okay, sige. Gina, next. Next category. Next category is best writing. Ay,
Okay. Ay, girl! Girl! Lalabas talaga yung biases ko dito. Writing baka mo. Pag nilagay mo yung 1,000 stars, yung babarin. Babarin natin itong kamay ko. MG. Yun na nga. Girl, to ba? Nakakaloka ka ka. Best writing. Alam mo talaga. Alam mo, usapang writing. Writing. Diyos ko, day. Okay na ako. Okay, game. Okay, game na si Shipper Ray. Best writing. Wala akong carry boom fight. Pero ang best ko is my school president. Kasi ang smart. Okay. Lagi kong nasasabi sa my school president before, ang smart-smart ng writing. Yeah. Tapos ito, smarter even. Kasi, di ba compress yung buong series, pero in an alternate universe, in two episodes. Tapos, yung fact na, yung mga nakakilig na parts between kay Fourth sa kay Gemini, na spread across nila sa ibang couples, and also nagkaroon ng ibang couples na surprising din sa nakakilig sila this time around, kasi nga rin kunyari kina Mark na parang they still manage to give you twists nga na si Mark pala saka si Ford, 'di ba? So sila pala, tas sila ngayon yung nagpo-push sa kina Tens, sa kina Gan. Tapos yun, very smart writing, and kung paano nila na gawa ng variations yung characters ng mga nanay sa alternate na universe while still being very funny and yan, kaya best. Sobrang all praises sa kanila. Medyo okay. Best ang ang Vice Versa. You're welcome, VP. Thank you so much. O confetti ako. Kasi ang ganda nung ang ganda lang na ang ganda nung pagka-domesticated nila. Yun naman. Yes. Ang bubo ko lang sa writing is, actually wala sa writing, ang bubo ko nasa production design. Yung nasa labas yung editing room, nasa tent. Sa yung niloloko? Sa init na eh. Oo, yung makina mo. Sa Thailand? Sa labas, oo. Unrealistic. But yun naman sa akin. Ang sucks lang, feel ko naman there's parang may skill needed to produce a crossover, and parang na pull off naman nila yung bare minimum. So props to them. Okay. May i-disagree ako dyan later, pero later na. O ikaw, Shipper Kevin. Mama mo! Ay, sana i-scroll. Pareho kami actually. Na ang best. Ay, wait eh. Sige, balikan ko yung Shipper Ray mamaya sa scoring. Pero nalagay ko na yung kapwa niya. Parehas ng ranking eh. Actually, parehas kayo. I-multiply parehas by 2 na lang siya. Parehas. Ayan, wait lang. So, tama din naman, no? Sige. Nalito ang ating representative from SGV. Kaya nga, ano ba yan? Yung Vice Versa, dalawa. Tapos, okay. Sige. Ako kasi, ang feeling ko dyan, no, ayan, naskoran ko na. Thank you. Hindi, kasi, okay. Kaya best talaga si Boss in the Babe, si tanga. My school president. Nakakatuloy. Sa baba ko ngayon po sinabibi. Si my school president is because yung mga important nuances of the series nalagay nila sa isang episode, na-compress nila into one episode. Tapos, I think what's important there was the characterization, which was totally written differently from the first series itself, kasi you had to retain that same president personality, 'di ba? Although sa ibang tao, and then
kailangan ma-retain din lahat ng nuances nung rockstar. Nung character na pinang-ano nila. Oo, ang galing. Ang galingan. So, para, ang galing din talaga. And even the crossovers of your side characters were on point. Kaya parang to me, ang galing din, not just because of the writing, but also, I think, because of the acting of all of the cast here. Kaya parang best siya. Abang mo, may ano yan? May sariling character. Ay, meron pa? Yeah. Sige, sorry. Mm-hmm. Sige. So, yon. Medyo best, agree naman then with vice versa. Specifically because it made sense. Kasi may mga, mm-hmm. di ba meron talaga, well, kahit naman si my school president, somehow parang okay, it doesn't make sense na parang bigla nag-change sila. Pero ito kasi, it's a kwento. That's why I wanted to put it at the medyo best. Si Sax lang for me would be the two again, the crossovers. Because ang hirap mag-crossover. So I gotta give it to the writer. 'Di ba? At least 'di ba mag-crossover. So I wanted to give the props to the writer dahil different storylines to, paano mo sila idudugtong to each other at paano mo tatapusin ng maayos both, 'di ba? Si Kerry Boom Pite for me, si ano ba to? Si Boss na Babe. Dahil wala naman nagbago masyado on the writing, nilaro mo lang. Si Shonget would be si Eclipse dahil that one that didn't make sense. Tsaka parang the Eclipse pa rin is not really an essential point. It's not there. Where is it? It's not a pivotal pivotal scenario. So, yun. So, kaya Shonget siya for me. Okay. Sige. Ako simulan ko doon. O go lang, simulan. Pero ako isingit ko lang yung criteria ko for writing. Kasama na doon yung kung gaano sila kagaling mag-convince sa akin i-suspend ang disbelief ko. Yun nga. Yes. Agree. Well, that too. Pero ako kaya naka-special mention si The Eclipse sa akin. Nasa sucks lang. Binigyan ko pa rin ng 1 point. Kasi maganda yung writing, as in yung dialogue maganda, maayos. It's just kung writing lang naman yung usapan, so parang okay, special mention siya. Tapos yung medyo best, vice versa, na-explain niyo na rin naman, agree naman ako doon. Nilagay ko din dito yung bad buddy. Yung favorite mo yan eh, tapos kami lang mag-explain. Ano man? Hindi, kasi yun nga, parang ang ganda nung writing, kung paano niya binago din yung characters, binigyan niya ng progress kahit pa paano. Tapos, di ba medyo surprise, ganun yung episode 2, so natuwa ako doon. Yung bad buddy, yun feeling ko, yun yung nag-take kasi ng front seat, kaya siya yung mas nilagay ko dito, compared to 1,000 Stars. Front seat, akala ko front seat, like front seat Prieto. Sige. Charot. Yun nga eh. So maganda yung writing ng Bad Buddy and how parang paano siya nakapasok sa world ng 1,000 Stars, which I feel doon nag-fall short yung 1,000 Stars kasi parang hindi niya na-return yung favor. Gets. Diba? Nandun lang ito, siya. Siya yung anchor mo itong tapos dala-dala, buhat-buhat lang niya all this time. Oo, dala lang niya yung 1,000 Stars. Mm-hmm. Yun. Tapos, syempre, my school president, in fairness nga naman talaga sa writers or writer nito kasi, girl, like, binaliktad galing, mo. Galing, no? Galing. Parang lahat sila nag-Kimidora. Ang dami nilang nag-Kimidora. Diba, yun na nga, like yung Kimidora, si Eugene Domingo lang yung Kimidora, yung diba, yung you're acting a character dito. Who's acting a character. Tapos parang dito silang lahat ganun. But so also has something to do with the actors then. Anyway, yes. Go. Totoo naman. But yeah, yun, in terms of writing, hands down, my school president's Our Skyy talaga. Bago din yung idea eh. Hindi niya basta ni role reversal whatsoever. So it's nice, 'di ba? Ayan. Okay, next category natin ay ito na inaantay ni Super Kevin. Best acting ensemble. Very Oscars. So mga acting challenges dyan. Alam mo hindi ko nito tago. Uga ba kayo sa akin? Hindi ko mauga. We'll see. Sige na. Wait.
Wait. Alam mo, wala akong idodoble. Wala akong idodoble. Sa top 3. Ako hindi. May mga dumoble ako. Wait, ang hirap nitong best acting ensemble, to be fair. Sige. Ay, ano, habang nagde-decide ka. Ako, in-explain ko. Sino yung matapos na muna? Ako. Ayan, tapos, si Shipper Ryle. Yeah. Go. Oo, so ganito, yung best acting ensemble ko, syempre, as an ensemble. Ensemble? Mm-hmm. Oo, alam mo, i-give ko na din talaga sa, ano, sa my school president. Kasi with great writing, hindi rin madadala yung vision ng writers kung hindi kaya dalhin ng mga actors. Diba? So kung sure, na-convince tayo sa ganda ng writing, yung parang naging tulay nun or the actors din naman. Kaya sila yung best ko. The medyo best ko is yung Bad Buddy kasi despite the rumors. What rumors? He acted so well. Oo, napaka-professional. Kumbaga, ito, trabaho lang. And parang, they delivered so much. Parang they delivered more than what was asked. Kasi nga, kaya-kaya nilang i-retain yung chemistry from before. Kung totoo man yung rumors, parang, yung galing nun. Pero kung hindi, by default, magaling na rin silang umarte. Ang galing, ang galing nila mag-shift from horny comedy to drama. To drama. Sige, tama naman. Galing. Tapos sucks lang vice versa. Dahil mostly because kay C na somehow si naka... C yung nagdala ng arte. Oo, mas nagdala siya. Oo. Mm-hmm. Hindi naman sobrang pabigat. Yun naman din. Hindi kasi sobrang pabigat. Hindi naman pabigat si Jimmy. Pero may clear na nagdadala. Tapos, Kerry Boom Pait. Parang girl, pait some more. Alam niyo na kung bakit. 1,000 stars yan. And, yun na. Yung iba kasi parang, eto nga, yung iba, alam mo, sorry, kasi kahit na magaling sina First saka sina Kautang. Ang hirap ibigay sa kanila yung best acting kasi ang pangit ng material. Although I think talaga yung material din talaga yung nag, 'di ba parang sa singing, it's the choice of the song. Kagaling talaga kumanta, kung pangit yung kanta, I mean kung hindi bagay sa iyo yung kanta, hindi din talaga madadala. Yung acting nila dito medyo parang nasapawan ng iba kahit na magaling sila umarte kasi kung yung galing mo, ay kung yung material mo, shitty pa rin. Hindi, walang galing ng pag-aate yung kaya niyang i-elevate yung stock. Kaya ayan, ganyan. Anyway, next kayo naman. So, which leads me to Keribum Pait. Nilagay ko na lang sila doon. Kasi to be honest, sige, binigay naman nitong apat na to yung yung acting prowess nila. No? Nilagay ko dyan si Bad Buddy kasi I wasn't really that convinced with the acting. I mean, with the allegations. Charing! Ne, kasi, eto na nga, pakinggan nyo muna ako bakit nasa sucks lang si 1,000 Stars. Kahit na, obviously, hindi ko talaga, diba, di naman ako fan ni Earth. Eme, in terms of acting, pero, tawag dito, andito pa ba ako? O nawala ako? For listening. Halo ka, nawala ako kasi nanahimik. I think nahimlay na nung sinabi ko hindi ako fans ni Earth. Ako fan ni Earth. Kasi to be honest, no. Bagay naman kay Earth kasi yung character na yan. Ganyan naman din talaga siya as a person. So, as a Power Ranger, and also yung pag-arte kasi ni Mix. It brought me somewhere. Kaya parang binigyan ko sila ng 1 point. Medyo best si Boss and the Babe dahil dala nila yung sobrang funny nilang characteristic. Tsaka kahit yung mga side characters, sobrang funny pa din. Kahit si ate, diba? So, kahit ngayon naglilinis lang eh.
Di ba tawang-tawa ako, baka may COVID daw si kuya. Tapos, ang pinaka-best mo pa din naman talaga is si silang dalawa, my si school my school president. Obviously naman, for obvious reasons. And we've discussed it earlier then with the writing. With saka, comes great writing, comes great acting. Correct naman. Saka best acting ensemble naman to. So like, the entire cast, agreed din ako doon, did so well. So, as an ensemble. So, ako... Which leads you to your... Yung best ko din talaga. Ang dami naman! Marami akong pinagbigyan. Masyadong forgiving. Charot. Pero my school president yon. Kasi nga, lahat sila ha, in fairness, talagang nabaliktad. Ng, kahit yung kagaguhan lang ni Mark na pumalit siya kay Ford, merong ginive naman ni Kuya, di ba? Yun. So, sila yung best dyan. Tapos, tinaas ko yung bad body kasi nga, despite the allegations, it didn't feel like anything changed. Yung pa rin yung nakilala mo. But at the same time, nakita mo yung bago sa characters nila. So, parang, it's nice na they grew into each other. Nabigay pa rin nila yung character na yun. Medyo best ako sa 1,000 stars kasi... Nag-improve naman tong See, di ba it brought you somewhere kahit paano. I agree. Di ba? So, ando naman saka si Mix talagang exactly, siya rin talaga nag-humatak. Humatak din talaga siya. Tapos yun nga, seeing him in different characters before this again. Ayaw maniwala ni Rai. Okay. Sobrang hindi siya naniwala. Naibalik na pa rin kami. Hindi naman ako kailangan na i-convince eh. Sige lang. Pero kasi diba, si Mix, kahit nakita mo siyang gumanap na ng iba, nabalik pa rin niya si Krutian. So, masaya na ako doon. Tapos, kaya nandito yung Never Let Me Go. Kasi in all fairness, si Puwin talaga yung nagdala for me. Kung acting lang, medyo buhat talaga siya dito. Exactly. So, yun din yung point ko. Parang, to me, binigay din naman nila yung acting na kinailangan ng character at that moment. Oo. Kahit pangit yung material talaga. Kahit pangit yung material. Oo. Na-convince na nila ako enough to see it through for 2 hours. So, okay, give yan. Mm-hmm. Actually, ganun din sa vice versa. Kasi, kahit medyo buhat si C, yung pagka-domesticated naman ni Jimmy dito. Parang, Ang galing, diba? Nakita ko siya as a dad. It works. So much bias for I know. This series. But like, give. Tapos yung The Eclipse din, kahit working with like bad material, or ewan ko, given din kasi nag-great actors yung dalawa eh. So, nasa sucks lang sila. Kaya ako nag-carry boom fight sa A Boss and a Babe kasi parang, kayo na yan eh. Alam mo yun? Parang, kayo yan eh. So, yun. Tapos, sorry, shonget din talaga. Jung Dunk, sorry. Ang pangit ng arte nyo. Were they even acting? I don't know. Maybe not. Doesn't feel like it. Charot. Kaya, okay. So, next, yung mga ano muna, yung mga important points muna tayo. Sige. Best in dog show. Best in dog show one lang ba? Paano ba to? Paano ika-categorize to? Super Ray, ikaw nagbigay ng category. Alam mo, kanya-kanya interpretation yan. We'll see the results. Sige. Kung ano, dog show one lang, paano? Paano nyo i-define? Ang dog show. Sige. Ang dog show. Oo. Okay, meron na ako. Meron na ako. Sige, game. Okay, game. Shipper Rai, ikaw mauna. Okay. Ang best in dog show ko ay yung sa yung sa Boss and the Babe. Kasi parang nakalatag na lahat ng kailangan nilang gawin. Tapos parang, bahala na kayo dyan. Kaya nila nagawang sobrang di ba ang sabaw, tapos parang kebs na ganun kababaw, ganun ka any na lang yung kwento. Pero natuwa pa rin ako. As opposed to any yung sa yung sa tawag dito, yung sa sax lang, any yung sa
Hindi, isa sa sorry. Never let me go. Never let me go. Sila yung premise ng story. Tapos parang hindi ko na-enjoy yung pandodog show nila dun sa show nila. Mm. Kaya sila yung pinakamababa. Yun. Ako na-enjoy ko. Tapos yung medyo best ko, my school president, kasi alam mo, kahit na sinabihan mo silang joke time lang tong gagawin ninyo, alam mo yung commitment na binigay nila to the show. Diba? Parang they're the best dogs. The show. Oo, the show. Tapos itong sucks lang kasi yung mga film references, parang alam, give na give sila. Kahit na alam nilang walang patutunguhan yung ginagawa. Oo, no. Tanga-tangahan talaga. Kahit walang sense. Oo, pero ano, sa lahat ng film references na yon, nagustuhan ko yung sa Brokeback. Super Kevin. Tama, gawin na natin to, no? Dog show one lang ba? Siyempre, best mo my school president. Tsaka yung ano, tsaka yung boss and the babe. Yung medyo best mo yung talagang dog show talaga in all. yung The Eclipse, diba? Na puro film references na wala naman talagang sense. Lalo na yung pantaserye. Te, Mami. Yung ano pa nga lang eh. Mami, kahit nga lang yung original nilang series, dog show na, paano pa kaya yung Our Skyy nila? So, in-all out na, diba? Oh, tapos, sucks lang naman yung ano, yung bad body kasi eme lang na naman yan eh. Nag-dog show lang naman sila ni Omnado. Actually. Eh. Kaya pong pahit si Our Skyy kasi I didn't feel like it was a dog show. Seryoso but like may comedic moments pero hindi siya yung dog show. Hindi ko siya ma-categorize as such. Hindi siya dog show. Yun. So actually, tatanggalin ko na lang dyan si Thousand Stars kasi hindi man din siya dog show. Ano lang siya? Seryoso nga, nag-propose pa nga, diba? So, like ko na lang to para ano. Dahil hindi ko alam ano nangyari dyan. So, actually. So, diba? Like ko na lang dyan. Hindi ko naman, wala naman point yan. Go. Diba? Actually, ako. Ito. Yan nga, ganun din. Dog show naman kasi talaga. Diba? Our Skyy ng my school president saka boss in a wave. Talagang, ululan na to. Ganun. Tapos, yung medyo best ko. Oh my God, pareho pala Mommy. Tayo. Dinog show talaga nila yung shows nila. Parang, gusto nyo ng ano, time travel, teleserye, kineso. Tama, ayan, diba? Give that. Diba? Tapos yung sa ano, yung Eclipse na parang, gago sa pareho. Ano ba yan? Nakakalala. Ano ba na? Copywriting. Away mag-jowa. O, hindi naman. Away mag-jowa, pero gaguhin natin. Ayan. Yun yung Eclipse. Tapos, yung sucks lang. Ako, feeling ko kasi dinog show ako nito. Yan na iba. Yung show yung mismo ng dog show sa akin. Umingan ngayon na sila magkaka-point. Mami, dalawang oras lang sila naglandian. Bigyan na natin ng 1 point. Kasi dog show talaga. Tapos yun, feeling ko yung vice versa, 1,000 stars sa bad body. Seryoso siya eh. It meant business. So, no dog show intended. No dog show. Oo. So, di ba? Ano na natin? Yan. Okay. Next category naman natin. Ay, ito na. Ay, feeling ko i-last natin to. Ah, sige. Yung okay. Number. Ano? Sige. Last two. Yung number two. 9. Last two nga sila. Pagsamahin na natin yun. Okay. So, punta muna tayo sa best song. Ay, day. Naku, may magkaka-point. May mahihirapan yung shipper VP dito. May magkaka-point. Oo nga, check ko yung playlist ko. Alam dito. Wait, alam ko lang naman yung isa. Lahat ng songs naman nila ginamit nila sa show. Sige. It's my choice, my music. Mami, meron na talaga automatic. Tawa-tawa ako doon. My choice, my music. Diba? Based to sa kung gaano ko siya kadalas i-play. Tapos yung my school president, dalawa ha. So, fair point. Dapat for both songs. Ako as a whole ang ano ko, judgment ko dito. Ay, te, ako as ano, as a person lang.
Ako na mauna, pwede ba yun? Sige, go. O sige, ito yung sa akin. Yan lang, kasi yan lang naman yung nagme-make sense sa akin, no? So, yan grabe lang yung sa akin. Grabe siya, ang ganda ng iba mga kanta, ha? My school president. 1, 2, 3. Tsaka sucks lang naman si, ano, si Boss and the Babe. I think yung OBB. Tsaring, wala naman OBB yan nalang OBB nila, Our Skyy. Oo. Sino mo kumanta nun? Pero overall, parehas sila. No, sino kumanta nung theme ng Our Skyy? May theme ba ng Our Skyy mismo? Meron, pero parang old song siya eh. Okay. Ng Our Skyy mismo. Pero na, even before Our Skyy, parang song na ata siya. Yan yung pagkakaalala ko. Okay, game. Shipper Rai. Ako, ano, my school president, kasi ang dami nilang naialay na songs. If iaano mo yung mga luma. Yun. Tapos yung mga bago, parang, di ba nga si Gemini, nagkaroon ng song. Tapos parang, yung kasama ng role reversal eh. So, yung song niya, to ano, basta, yun. So, na-appreciate ko yun. Tapos, next, yung sa ano, yung sa vice versa. Kasi, gusto ko. I like ganda it. Ganda yung song. Ang ganda yung song. Yeah. Parang, it does right? things to me. It did things, so. Tapos yung ano, yung sa Thousand Stars, sa Bad Bunny. Wala lang, it's nice hearing their voices again. Actually, yung pinaglalaban na lang dito is top 3. Sinanon nga lang yung hindi. Sinanon na nga lang hindi kumanta dyan eh. Eh, bakit ba? Okay na yan. Yan lang sa akin. Mabilis. Okay. Yung sa akin, ayan. Ay, ang dami. Girl, ang magaganda yung mga songs ha. Pero sobrang, sorry, unahin ko yung sa ano, yung sa The Eclipse. Sobrang pangit nung kanta. Ito, yung ranking ni VP, we feel ko nandodog show to eh. O yung kaya, sobrang ganda. Star in my mind. Sobrang ganda. Nung, sa, for me ha, sa lahat ng Our Skyy songs, yun yung best. As in, sobrang pang BL. Talaga yung song ng Star in my mind. Well, sige, pakinggan ko yan. Sobrang ganda ng song, promise. Yun yung pinaka na-enjoy ko sa lahat. Tas, sino kumanta? Sunod nga yung vice versa. Silang dalawa. Pero mostly si Jung. Cook. Oh, sige na, papakinggan ko. Si Jung. Monday, Tuesday, Cook. Wednesday, Thursday, Sunday. Oo. Tas, si ano, yung nagsulat nito, siya rin yung kumanta at nagsulat ng ibang mga songs sa Until We Meet Again. So, you know, very pang ano siya, pang teledrama siya magsulat ng song. Ano yun? 1,000 stars yun, di ba? Hindi! Ay, hindi! Until We Meet Again. Until We Meet Again nga pala. Siyempre yun sa 1,000 stars, wala nang magpapalala. Yeah, fun. Yung vice versa din nga, sobrang ganda nung song. Tapos, both songs ng My School President, ang ganda din nga. Comes with the role reversal din yung nag-solo song bigla si Gemini. From sa dinami-dami ng songs ni Fort sa original series. Tapos si Obasin na Babe, sobrang cute nung kanta. Parang, adorbs, ganyan. Tapos, in the right context pa yung lyrics, so sobrang nice. Yun lang, yung the rest, parang, okay. Kimi lang B. Or, Kimi lang itong mga songs na to. Ayan. Okay, tapos. Okay, pagsasamahin na ba natin tong last? Then, sige, yung ano na lang, yung nagmamatter. Okay. Yung 8 and 9. Oo, yung 8 and 9. Pagsasamahin ba natin siya? Kasi hindi lahat may 9. I think wala nga may 9 eh. Wala nga may 9. So, okay, best kiss / thought na. Ganun. Meron ba? May kiss ba yung iba? Parang wala nga maalala. O, hindi kasama. Oy, kiss marami. Wala nga maalala. Ang wala lang MSP. Yeah, wala silang kiss. So, shonget yun. O, sige. Dahil wala sila. Well, wala kang ma-i-judge kasi. So, di rin shonget kasi wala nga. Oo. So, tanggal siya dyan. Hindi, lagay mo pa rin sa lagay na lang sa shonget para ano. Hindi naman nagmamatter yung score ng shonget. Wala naman siyang minus. Okay. Dapat pala meron. Ha. Wala akong maalalang nag-kiss na maayos. Okay, meron na ako. Meron.
Okay, sige. I'll go shipper Rai. Sa vice versa kasi ang laki improvement din nung kay Jamie. Hindi na siya nangangain, no? Hindi siya nga. I mean, parang napaka-aggressive kasi nung ano niya. Parang tuka. Parang nanunuka siya nung doon sa, ano, di ba, sa vice versa. Bok-bok! Ganun. Ganun siya. Tapos, medyo best, i-give ko na. In fairness, magaling sa romansahan tong ano, force book. Totoo. Kaya, i-give ko sa kanila yung ano, medyo best ko. Tapos, yung sa Saks lang, nagulat ako actually, pleasantly surprised kasi nga parang na-sustain nila kung gano'n sila kagaling maghalikan nung ano. Well, wala nga lang nung maingay na slurp-slurp yung ano, nung sa series. Pero, alam mo yun, nagkaroon pa rin sila ng something. Tapos, etong sa ano, wala lang. Ang sweet nung sa, ano, 1,000 Stars. Ang sweet nung kiss nila. Kasi hindi natin, basta hindi, napaka-underwhelming kasi yung nasa series eh. For me. Yung ending nung series. Dito parang nakabawi sila for me. Tapos, yun naman. The proposal. During the proposal. Oo. Tapos di ba kasi kahagaling lang sa ano, mabigat na feeling or napaka-emotional kasi ni Mix nun. Di ba? So parang ito. Tawa ako dun. Tapos, okay, yeah. Karibong Pite, si First sa kasi Kautong kasi magaling naman na sila dun sa series pa lang nila. Tapos yung Our Skyy, sige, salamat. Yung My School President saka ano, never let yung, you yung My School President kasi wala naman talaga and actually hindi ako nag-expect. Ako kasi hindi na nga rin ako nag-expect nung sa series na maghahaligan. Pero nabigyan sa so parang, eh since enough yun, na yun. Barely legal sila. Iwan ko na sila doon. Oo, na hindi mag-kiss. Pon Fu Win, they had better kisses nung ano. Yeah. Agree. Oo. Ayun, yun lang. Okay, Kevin. Shipper Kevin. I disagree. It's the only best thing in this list. Maingay sila maghalikan. Well, true. So, yun ang criteria mo. Kung ano yung ano na nalilig mo. Yung lap-lap. Sobrang comfortable nila both, ha? Even in their own series. Even in the... Eh, hindi ko alam kung sa Foots ganun din. Na, I forgot. Hindi ko alam kung may kiss na dun eh. Pero even in their original series na Never Let Me Go, sobrang ingay nila maghalikan, Diyos ko, the best. Mas maingay pa sa ano, sa laplapan nila, ano, mas maingay pa sa laplapan ng Bad Buddy na original series. Oy, wait, alam mo, iba rin kasi yung ingay noon. Napaka-emotional noon. Ay, oo, iba yun eh. Pero ito kasi, libog sloppy ingay. Kaya parang, it's the only best thing. Diba? With all the fantasy. So, love it. Love that for them. And medyo best agree naman ako nga na iba din talaga yung dynamics ng paghalik ni Jimmy. Also, iba yung halik ng domesticated couple. Oh, that's true. Uh-oh. Kasi parang mas may lalim, mas may laman. No? Mm-hmm. Sucks lang. Kasi nga, to me, si, ano, si tawag dito, boss and the babe, ganun naman sila playful. Tsaka doon naman sa 1,000 Stars, nadala rin talaga nung emotion ni Anonymix. So that's why I've put it there. The rest, you said it. Hindi ko lang bet talaga yung kissing ng ano, ng Bad Buddy. Kasi parang hindi naman sila nag-kiss. Di ako talaga convinced doon sa kanilang dalawa though. Naglalandian sila, pero parang eme lang. Gets naman. Pero, Pedro, aligned naman ata. Pero sa akin, yung best talaga, Boss and a Babe. Kasi, mami, hindi lang kasi romansahan level. So, oh, that's true. Gabe, saka na-convince naman nila ako. Alam mo yung parang kahit wait, in the back sorry, of my mind. Oo, mandagdag ko lang pala dun sa ano, dun sa, sorry, mandagdag ko lang dun sa 1,000 Stars kasi merong hubaran. So, parang feeling ko, nagtotnakan. Mas bet ko yung mubaran ng A Boss and a Babe. Ayan, sige, go. Tama naman. May pagtitig. Diba? Kahit in the back of my head, kahit friends lang talaga ang force book, na-convince ako ng... Totoo. Friends lang sila. Ganun sila kagaling. Okay lang, may chance pa ako kay Force. Sana lahat. Ganun. Tapos, yeah, medyo best nga vice versa kasi medyo na
nag-give naman niya yung bagong dynamic nila. Saka nag-improve din si Jimmy doon. Tas sucks lang 1,000 stars saka Bad Body kasi believable. Yun yung ano doon. Yun yung cut. Put it there na believable, yes. Kaya siya nasa sucks lang. Kasi parang hindi siya best, hindi rin naman siya pangit kasi believable enough. Compared to like, yun nga, Pon Puin, I've seen better. Parang ganon. Parang kahit maingay. True. Yung main series kiss. Ha, totoo ba? Alam mo, sobrang, that's the only best thing. About alam mo, merong ano si ano eh, si Kevin, may nagme-measure ng sound volume. Pag mataas, habang naghahalikan, uy, ganda nito. Uy, okay to. Uy, ang ganda na. Ay, ang ganda na. Slurp, slurp. Munch, munch. Crunch, crunch. Saka yung the eclipse din, parang mas maganda yung kiss nila sa series kesa dito sa Our Skyy. I agree. So, diba? So yan. Okay, so yun na. Yun ang yung mga ano natin. Habang tinatali. That was fun. That was fun. Super. Ito, tali mo pa, Super ka pa. Kevin. Oo, di pa tapos trabaho. Ay, sige. Kaya nga eh, habang nagtatali si Super Kevin, syempre don't forget na ilayag nyo rin yung mga opinion nyo about Our Skyy. Baka naman may gusto kayong i-rank higher or lower. Kaya sabihin nyo na yun sa amin on Twitter, Instagram, and Facebook, and Threads at the Shippers PH. Tapos, at Shippers PH naman yan on TikTok. And syempre, habang nasa Spotify na kayo or YouTube, don't forget to follow and subscribe and click the bell icon para updated kayo bawat bagong episode, di ba? And yan, i-check natin. 4.9 stars na lang kami on Spotify kasi may nag-rate. Hindi po pwedeng ano yun. Paki-level up nga yung nagbigay ng 4 stars. Charot. Di ba? Oh, pero 4. Ano ba kailangan mo? Para, diba? And what would it take you? Para iakyat mo yan to 5 stars. Iakyat mo yan. Oo. Oh, we ano, are willing to do it. Gusto mo ng alak? Gusto mo ng bribe? Gagawin namin ang lahat. Charot. So, ayan. Shipper Kevin, handa na ba ang tally mo? She's still busy. Okay. Ay, naka-mute ba ako? Hindi. Hindi. Hindi pala. Kala ko naka-mute ako. Okay. So, let's start from the bottom. From the bottom! From the bottom! Okay. Ang pinaka-konti na score ay, obviously, si Star in My Mind. Kasi wala naman nanonood nun. With 4 points. Okay, diba? So ibababa natin yung ito. Ang pinaka-shonget. Baba mo lahat. Baba mo na natin lahat. Oo. Ang next sa list ay si Eclipse. Aww. Nice try. Ano nangyari doon sa Sneaky? Sa taas? Ayaw. Kasi mo ako na lang. Ito tayo. Ano na baba ako? Okay. Okay. Oh, ayan. Okay. So, Eclipse star in my mind nasa bottom. It's time for you to lip sync for your life. Next. Next sa bottom three. Bottom three. Oh my God. I'm so sorry. C-1000. Charet. Si Never Let Me Go. Never Let Me Go. Oh my God. Sorry. Never Let Me Go. Next. So bottom. Ito. Kerry Bumpait na to. Kerry Bumpait na yan. Pang fourth. Si 1000 Stars! Oh my God. 1000 Stars. Welcome to the top four. Ebe! Top next. Four. Okay, top ayun four. Na, ito na ba? Ito na yung top three. Ay, hindi top pa. Three. Top, ano pa? May fourth one, pa. Two, three. Oh, may fourth pa. Okay, okay, dito sa Peribong Pite. Third runners ups. Diba? Third runners ups. At yan ay walang iba kundi si Vodvody. Tama. Magsama sila doon. Tama. Dessert. Charot. And eto na, handa na ba kayo mga kapamilya para sa ating top three? Top three! Our second runner-up is if he or she cannot fulfill the duties of the ano? The duties, that charot, of the first runner-up. The second runner-up is
Bot and the Babe! Ah! Bot and the Babe! Si Bot and the Babe. Deserve po yan. And our top two. Ako, sana wag yung apologies. Ako. Ayaman. So, dalawa na lang po ang natitira dito. Si Miss Colombia tsaka Miss Philippines. May magkakamali po ba? Malalaman po natin yan. Kaya nga, if the Miss Universe cannot fulfill her duties, the first runner-up will be the duty. At ang ating top 1 yun na lang, di ba? At ang ating top 1, Our Skyy episode in this Shippers 2023 is none other than my school president. Oh, taray. With your first runner-up na si Vice Versa. My school president with 42 points, with Vice Versa with 30 points. Obvious na obvious po yung mga bias ng mga baklang itwa nila VP at ni Ryan. Basta hindi na nalang yung Vice Versa. A boss and a babe din naman bias mo, so... So, vice versa. Sorry. Oo, kaya nasa 30. Grabe yung points ng vice versa. Ang layo. Actually, ang layo niya from Boss and the Babe dahil 22 lang yung Boss and the Babe. But still, diba? Vice versa. True. Mm-hmm. Oh, ayan. So, na-determine natin sa very democratic, very fair way. Okay, and hindi namin ito pinag-usapan, ha? Like the rankings. Like sobrang bigla na lang nagkapare-pareho. I think dahil nga... Kasi defensive. Dahil nga, shipper, right? Tayo ay... Nasaan yung pamaypay mo? Dahil tayo ay bakla kasi. gay minds. Think alike. Think gays. Diba? So, ayan. Wow. Nakita niyo na ang ating top 3 Our Skyy episodes, ang My School President, Vice Versa, at A Boss and a Babe, which to me makes sense. Sila memorable. Oo, no? Oo, yung memorable at the same time. Agreed. I think those are the Our Skyys which we've gravitated towards when we were watching it. Na parang... Correct. Yeah, gravitational pull. Oh, my sky na nga tayo. May gravity pa tayo. May gravity pa tayo. Diba? Very scientific, diba? And that's where we orbitate. Sinira mo. Diba? That's where we really felt na, ang ganda niya. Or parang nag-usap-usap tayo about it. Dahil nga, ganun yung feelings natin. To be fair, pinag-usapan naman natin to. Nga before. Diba? Ayun. Yan. So, ayan. Diyan na nagtatapos ang ating episode for this week. Sana nag-enjoy kayo sa unloading na to. Kaya, kung meron pa kayong mga opinion, tweet nyo lang yan or i-thread nyo lang yan sa amin. Babasahin at papakinggan natin yan. So, ayan. Maraming salamat, shipper, sa panonood at sa paikinig. We hope to hear you and see you again on the next one. Ako si Shipper VP na Vice na nga, Versa pa. Charot. Oh my God. At ako naman si Shipper Kevin na I wanna be the people are. I wanna see them dancing. Hindi ko na alam. At ako naman si Shipper Ryan na sobrang mahilig sa Sky Six. Lamang paalam mga ka-shipper. Bye! Fly away satellite picture. Bye!